Magsitay na po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami ay tugunin mo po sa aming kahilingan ngayon na si San Andres Dunglac at mga kasama ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang nang pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babilonya. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo.
bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marurumi at kasuklam-suklam na mga ibon. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan. Ubos lakas niyang inihagis iyon sa dagat sa baywika. Ganito ibabagsak ang tanyag na lunsod ng Babilonya at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga mang-aawit at ang himig na likha ng mga manunugtog ng alpa, plauta at trompeta. Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanglawa ng kahit isang ilawan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinakasal. Sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mangangalakal, dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito. Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, purihin ang Panginoon. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito. Mapalad ang inaanyayahan sa piging sa kasal ng kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Magsitayo na po ang lahat. Narito malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Inyo
ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapag nakita ninyong kubkub na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyo na malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon at huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupa at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhin na bikag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga kintil hanggang sa matatapos ang panakong itinakda ng mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay kikimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magagalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Ang talagang ibig ipaalam sa atin ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan po
ng ating ebanghelyo ngayong umaga. Una, mayroon pong katapusan ng mundong ito. Mayroon daw pong end of the world. Kailan mangyayari itong katapusan ng mundong ito? Nagsimula na. Kailan matatapos? Walang nakakaalam. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Sapagkat may end of the world, may katapusan ang mundong ito, at nangyayari na, nagsimula na. Ang dapat natin gawin, dapat tayo laging handa para kung dumating sa ating buhay ang end of the world na ito, handa tayong kumarap sa Diyos at makakasama siya sa langit. Paano tayo maging laging handa? Bawat saglit, mamukay tayo ng buhay Kristiyano. Ang dakilang utos ng Diyos, isagawa natin sa ating buhay. Bilang pagmamahal natin sa Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. Magmakalan tayo. Mahalin natin ang lahat ng tao. Lagi tayong maglingkod at magkawanggawa. Ang kalooban ng Diyos, lagi natin isagawa sa ating buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang natitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama nang may pananalig at hingin ang kanyang awa. Ang ating tugon, tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang bayan ng Diyos naway maakit sa pananalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway mamuhay sa kasiguruhan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga kapamilya at kaibigan, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong bayan
At tulungan mo kaming yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Hinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay na aming iniaakin ngayon na ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mo na aming sambakin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayon na aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan. Sila ay kapanalig namin na may paninindigan na ikaw ay ipakayag kahit sila ay mamatay. Sapagkat minarapat mo na kanyang matularan ang iyong anak na nag-akin sa sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel,
na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod
sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubukay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong bukay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Diyos, ikaw ang aking kaligtasan, na sa'yo'y aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog at tanggulan. Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya.
pag-asa at kaligtasan. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mo na kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Silanaway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.